The Lord be with you. Presensya na po kayo. Nawala tayo ngayon. Nandiyan sa pako sa Holy Name. Bahagi ng Panginoon. Pagpagulina sa Panginoon Kapustahan. Come and pray to God for me with confidence as a word for part of the Son. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Awit niyo ba mapuri? Awit niyo, awit niyo mapuri. Thank you.
Guarde em nosso mar, Deus, que volte para Deus. Throne, Lord, Jesus Christ, your Son, who loves and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The beginning, the first letter of John. This is what we proclaim to you, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked upon and our hands have touched. We speak of the word of life. This life became visible. We have seen and bear witness to it. And we proclaim to you the eternal life that was present to the Father and became visible to us. What we have seen and heard, we proclaim in turn to you, so that you may share life with us. This fellowship of ours is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Indeed, our purpose in writing to this is that our joy may be complete. The word of the Lord. Let good men rejoice in the Lord. Let good men rejoice in the Lord. The Lord is King, let the earth rejoice. Let the many hearts be glad. Clouds and darkness are about Him. Justice and good judgment are the foundation of His throne. The mountains melt like rocks before the Lord, before the Lord of all the earth. The heavens proclaim its justice, and all people see His glory. Light dawns for the joys, and gladness for the itself. Then the disciple went around first
at the Lord went and him. He saw and believed. The Gospel of the Lord. Ayan, magbilay tayo sa talib, no? Pagkamatong sa ating natin, huli tayo. Pagkamatayin po ay nasa utapa tayo na kapaswar at kapistahan pa ni San Juan ni Panginista. The only disciple po din na tayo ang mga pinter. Lahat sila ay pinatayo. Si St. John the Baptist ay namatay ng obvious. Pagkaman siya ay in exile sa Patmos. So maliban sa kanyang pagpapakaya ng mga balita, siya ay Patmos sa island. So restricted yung kanyang pagpapakaya ng mga balita. Pero kung kaya, anong kailangan niya? Isinulat niya yung ibang ego ni San Juan at saka yung sulat ni San Juan, pastoral letter. Bahagi po na kung saan ay katulad mo po ng pinakayo ko si Panghelo ay yung sabi ko rito ay isaw and believe. Siguro kung tatanda tayo, si San Juan Evangelista ay kasama ni Jesus. Pero ito ay may maniwala. Kasi paniniwala po ito ay si Kristo po rin na buhay. Dali si Christ. Bahagi po na kung saan na makita po natin yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na tumutugaw sa sitwasyon na pinagbilangan. Kaya sinabi po rito ay he saw and believed. Kasi ito ay kamamatay lamang ng ating Panginoon si Kristo. Hindi na kailangan pang-confirm kung talaga ba kaya siya ay naniniwala sa sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay. Pero ano yung hapon na pinamamatay ko sa atin ngayon? Yung hapon na kung saan ay makita po natin na sa pamparaan ni San Juan Evangelista ay siya ay isa sa mga sumulat ng banal na kasulatan upang maling yung iba ay makarinig ng salita ng Diyos. Yung iba ay intindihan yung aming pananampalataya. Ngayong kapanahon natin ito, sabi ko natin, bakit ba, halimbawa po, ngayon, binibigyan ng pansin sa simbahan ang extrajudicial killing o BJP at saka ito po, death penalty, kung ayaw natin ang death penalty. Maraming mga Pilipino may gusto. Kung isang magtatang, bakit parang maraming mga Pilipino ay kalimutan na katuloy ng mga Pilipino, katuloy ko. Simply because, sabi mo nga, only 20% of the total Catholic population goes to church every Sunday. Nasa yung hindi. Tutuloy pa lang, talo tayo. Kaya, kinakailangan natin ng pamamaraan na ma-reach out itong hindi. Medyo may kalinatan kasi ito ay bahagi ng pangkilos na dapat natin pagnilay-nilay. At kumisan, hindi natin nakikita yung problema na hindi tayo kumisan yung 80% pa talaga. Wala. Kasi bakit? Puno yung simba. Pero ito yung mga issues na kung saan na ipakita po natin. Yung pagtusin mo muna ay yung sa family and life. Yung po sa Department of Health. Yung RSV. Ito ngayon. Ito na naman. Tinatawag po natin sa behavior at sa death penalty. Ito yung mga usapin na pagtusin po ay bahagi na kinakailangan natin mga imparating yung ating paniniwala sa mga kapwa Katolik. Pero sabi natin, kung aasahan natin yung pag-isipa,
walang mangyayari. Kaya sinasabi naman yung ibang pamamaraan. Tama-tama naman po yung ating year ngayon, hindi po namin nilalagay dyan. No? Kasi ito yung last year pag Pilipino Family Mission and Disciples of God, Eucharist, at Year of Christ, ngayon ay Year of the Parish. Na may pamagat na the Parish Building Up Communities. Dapat ito ay buo-buo ng mga komunidad. Kaya ito po kung isa mo hamang na katulad ng isa naman ibang ilista ay ginakailang gumawa tayo ng ibang-ibang pamamaraan na kakaiba sa existing na ginagawa natin. Yung isang pumatay ng diocese ay ito po yung dayang patron. Kaya naman ay hindi ko na alam kung paano kami yung dayang patron. Hindi ko alam kung tuloy-tuloy na. Sapagkat wala na kang walang kumukuha ng pamplet. Ako naman ay nung una kumuha ko ng pamplet, sabi ko ibulay pa tayo. Ang ginawa ko nung October, November. Sabi ko yun na lang. Eh, yung sinasabi naman yung iba, yung daw unang-una, isang ko. Sabi ko iba pala yung pamamaraan na nakita ko siya, sige, pwede na kumuha. Wala naman kumuha. Kasi siya ko, the very purpose ng kapit pahaya, ito na lang pato na hindi, magkasal. Maging yan man ay buwan ng October eh, o buwan ng November na mahalagay magkasal. So, yun na lang yung makita. Ay, kung ang impormasyon na hindi maliwala, kahit na mismo sa oro paroko, ay magkakagulo tayo. Kaya ayaw ko kung how effective yung ginagawag na talaw patron. Kung ngayon ni Shelter na ito ay nakapagpapatuloy pa rin kasi busy na sa simpang gabi. Pero ito yung hapon na yung pinapapanin, kinakailangan ng inumuha ng ibang pamamaraan. Nakakaiba sa nakikilala natin. Kinakailangan natin maging innovative, mag-iisip, mapaglika, maging bahagi po ng patuloy nating pag-inilay. At kung isa ang sabi naman natin, ay dahil sa mga makabagong pamamaraan, ay kung isa ito yung hamon, nasanay tayo dun sa mga dating ginagawa, okay, pero magdapagdag tayo. Kaya panalangin niyo po, ibalanangin niyo po na makagawa tayo ng programa ang parokya. At tumutugon sa mga suliranin ng ating parokya upang makikintihan ng tao at tungkol sa ating pagnamalan. Kasi kung hindi, mawawalan tayo ng saysay sa lipo ng ating ginagawa. Mawawalan tayo ng hulo sa society na aming ginagawa. Pero patulangin natin, ay dulog namin na siguro maaaring inulog namin kaysa one of the minister na bigot tayo ng gawin. Ano kayong pamparaan na maipamanin natin upang makita natin ang mga bagay nito at mabigyan natin ang solusyon. Maliban siguro sa pagpapalakas pa rin ang mga existing organization. At walibawa na patuloy na ang hindi lang po yung pagmimili ng organization pang isipa, hindi yung updating para malaman na ito yung ating pananampalataya. Dahil pa tayo ng mga anak ni Yahweh sa gabi. Kasi bakit ay pili? Meron silang updating. Tayo ay nakaselfon tayo sa homilya. Iba pa yung homilya. Kasi yung homilya sa loob ng misa, sila. May pagkilos. Tsaka yung mga communities, charismatic communities, may pagbibigod sila.
mas closely knit sila kaysa sa kanila. Mas kilala nila yung pangailangan ng bawat isa. Mas naiintindihan nila yung kalatayuan ng bawat isa. E kung minsan sa atin, hindi yung mga kampari magkakilala. Why? We only meet Tony Tomas. So, siguro po ay ito yung pamaparaan na makita po natin na ipanalangin natin, kinakailangan natin ng bagong pamaparaan. Para ano? Ang pumuo ng komunidad sa loob ng parokya, ang komunidad ng Kristo. Pray, brethren, that our sacrifice of your Son, the Word of God, and our mighty Father. Sanctify the offerings we have made, O Lord, we pray, and grant that from the banquet of this supper, we may draw to the hidden wisdom of the eternal world. Just as from the same source, you revealed it to your apostle John, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. We
It is still good like to us, our good and our salvation, all the nations and the world, to give you thanks, Lord, for the Father Almighty, eternal God. It is to the light and dust of your eternal salvation, all nations and the world, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. For in the mystery of the world meaningless, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in whom God means us in love, we will be caught up through him in love for things in this world. And so with angels and archangels, the thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the name of your glory as you love them. We are here.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. He who leads into a heaven is worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking of the body and blood of Christ, you will be gathered one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, the pregnancy of fullness of charity, together with Francis, Bonaventura, and all the party. Remember us, our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, in all your God and your mercy. Welcome them into the light of your face, and minister on us all, we pray, that we, the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who preach you throughout the ages, we may merit to be born into the light. And we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. God, through Saint John, the evangelist, when we spread the gospel of salvation. Thank you.
Grant, we pray, Almighty God, that the word may bless. Proclaim in the blessing of our Sophia, may through his mystery which we have celebrated, a word born among us, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Amen. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love.